Hindi maganda ang ipinapakita ng San Miguel Beermen ngayong komperensya. Bukod sa hindi sila makahanap ng perfect import na babagay para sa kanilang koponan, ay sinundan pa yan ng injury na natamo kailan lang ni Junmar Fajardo. At sa ngayon, matapos nilang matalo naman kontra sa Converge, ay nasa 10 na sila ngayon sa standings na mayroong 1-2 na record. At ayon sa mga balita, kapag nagpatuloy yung kanilang losing streak, at worst, hindi pa sila makaabot ng playoffs, malaki ang tsansa na palitan na ng San Miguel ang kanilang head coach. At ayon sa mga balita, sa ngayon, ang coach na nasa interest ngayon ng management, nabalak nga nilang pumalit at humalili sa pwesto ni Coach Leo Austria ay si Coach Tab Baldwin. Noon pa naman kasi ito narurumor na interesado talaga ang ilang koponan sa SMC para sa serbisyo ni Coach Tab Baldwin. At may mga lumabas pang rumors noon na kung hindi makakapasok at hindi magkakampiyon ng SMB last Philippine Cup ay malaki ang tsansa na papalitan na si Coach Leo Austria as the head coach. Pero yun nga lamang, dahil nagkampiyon ng San Miguel noong komperensya ngayon, ay kaya naman hindi rin muna siya pinalitan kaagad. Pero ngayon, nagiging matunog na naman ang mga usapin tungkol dito. At ayun nga doon, oras na hindi magtagumpay si Coach Leo Austria sa pag-handle ng SMB ngayong komperensya, malaki ang tsansa na siya ay papalitan na ng head coach na matagal na rin namang nasa interes ng San Miguel, si Coach Tab Baldwin. Arwin Santos sa Barangay Ginebra. Hindi imposible na matuloy ang Santos to Ginebra. Kasi una sa lahat, hindi naman sarado ang management ng Ginebra para sa serbisyo ni Santos sa kanilang koponan. At ganon din naman si Arwin Santos. Hindi rin naman niya sinasara ang kanyang pintuan para sa pagkakataon na siya ay makapaglaro para sa Barangay Ginebra. May interview pa nga ito noon na kung saan nasabi niya na noon pa man ang paborito niya talagang koponan ay ang Barangay Ginebra. At nais niya nga rin makakampe sa iisang koponan si L.A. Tenorio. At bagamat may edad na si Arwin Santos ngayon, hindi pa din naman maikakaila na isa pa rin siya sa mga best veterans na aktibo pa rin naglalaro ngayon sa PBA. At kung tutusin, sigurado na mas magagamit at mas malaki din ang kanyang maitutulong kahit pa mas may edad na ito kumpara sa ilang mga players ngayon ng Barangay Ginebra na hindi rin naman nila ganoong magagamit o nagagamit tulad nila Jared Dillinger at Raymond Aguilar. Kaya naman ayon sa mga balita, hindi rin magtatagal si Arwin Santos sa Northport dahil galaunan ay kukunin din siya pabalik sa SMC. At bagamat nariyan pa din naman ang mga usapin tungkol sa kanyang pagbalik sa San Miguel Beermen, ay ngayon nariyan din ang Barangay Ginebra handa na siya ay makuha. At dyan na nagtatapos ang ating mga usapang basketball para sa araw nito. Kaya naman siguraduhin nakalike na ikaw at nakasubscribe at mag-hit na rin ang bell button para updated kayo palagi sa ating usapang basketball. Maraming salamat po!